everyone, it's me again, Ria, and welcome back again to my YouTube channel. So for today's vlog, I may share ako sa inyong home remedies on how to get rid of skin tags naturally. Pero bago yan, disclaimer lang, hindi po ako dermatologist or expert sa skin. Ang isi-share ko sa inyo today ay based lamang sa mga experiences ko at sa mga ginamit ko na sa tingin ko ay naging effective sa akin. So without further ado, let's get started. So, ano nga ba ang skin tags? Ang skin tags ay yung maliliit at malalambot na sobrang balat na tumutubo sa ating leeg, talukap ng mata, braso, ilalim ng suso, at kilikili. Hindi naman siya cancerous or delikado. Yun nga lang, medyo nakakairita siya lalo na kung unti-unti siyang dumadami. At ano nga ba yung nagiging sanhi o nagiging cause ng pagkakaroon ng skin tags? So, unang-una na dyan yung diabetes, obesity, hormonal change lalo na sa mga buntis, sobrang paggamit ng steroids, namamana, sobrang pagkuskos na sanhi ng pag-aahit, at pwede rin dahil sa alahas or sa mga damit. Ma-share ko lang guys, way back 2018, medyo nag-suffer ako sa mga skin tags. Kasi nung una, hindi ko siya masyadong pinansin kasi mangilan-ngilan lang naman siya na tumubo sa leeg ko. Pero habang tumatagal, dumami siya ng dumami hanggang sa nagkaroon ako dito, nagkaroon ako sa talukap ng mata. At yung tumubo dito guys sa mukha ko, as in sobrang bilis niyang lumaki, kaya medyo na-alarma ako. So ang ginawa ko, nag-research ako ng mga natural ways na pwede kong gawin na hindi ko na kailangan ng operasyon at hindi ko na kailangan gumastos ng malaki. Ayun, nag-research ako kay YouTube, nag-research ako kay Google, nag-research ako kay Facebook. And then one time, habang nag-i-scroll ako sa Facebook, dumaan sa newsfeed ko yung isa sa mga post ni Doc Willie Ong. So siguro naman familiar kayo kay Doc Willie Ong. Ako kasi nakafollow sa page niya, kaya lahat ng post niya nakikita ko. And sobrang natutuwa ako kasi ang dami kong natututunan sa mga post niya. So ayun. So nakalagay doon sa post na yon yung 10 natural ways kung paano tanggalin ang skin tags. At dun sa 10 paraan na yun guys, nung time na yun, yung bawang at kalamansi lang yung available dito sa bahay. So, ayun, yun yung unang-una kong sinubukan. At syempre, nag-research din naman ako kahit paano about sa garlic and kalamansi. So, based on my research, garlic has antibacterial, antiviral, antifungal and antiseptic properties from allicin. And allicin helps to kill the bacteria causing acne. It also helps to reduce swelling and inflammation and it improves blood circulation. Pagdating naman sa kalamansi guys, di ba? Alam naman natin na sobrang dami niyang benefits pagdating sa skin natin at sa katawan natin. So, siguro mag-insert na lang ako ng clip dyan kung paano ko siya ginagawa. Guys, diba, ganun lang kadali. Yun nga lang, konting reminder lang. Careful kayo sa paggamit ng bawang kasi nakakasunog siya ng balat. So, if ever nagagamit kayo ng bawang, dun nyo lang siya ilagay sa part na merong skin tag. Huwag nyo siyang ilalagay dun sa ibang part ng skin nyo kasi sobrang nakakasunog siya ng skin. Tinaga ko lang talaga siya araw-araw. Tinaga ko siya ng bonggang-bongga. Ginawa ko siya for almost 1 week. So, sa loob ng 1 week na yon, unti-unti siyang
natuyo hanggang sa kung saan siyang natanggal. Nga lang, nag-iwan siya ng sobrang itim na marks, as in sobrang itim. Pero after few weeks, nawala din naman siya kasi ginamitan ko siya ng cream para sa dark spots. So, hindi ko sinasabi sa inyo, nagayahin niyo yung ginawa ko. Gusto ko lang i-share ko sa inyo kasi baka makatulong din sa iba na nagsasuffer sa skin tag. Sana may natutunan kayo at sana nakatulong sa inyo kahit papano tong video na to. Sana huwag niyong kalimutang mag-like. At syempre, kung bago pa lang kayo dito sa channel ko, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. At syempre, click niyo na rin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga future videos na i-upload ko. So, that's all for now. See you on my next vlog.